For the first time nga, nag-day off nga si Jinea. Simula kasi nung pumasok siya dito sa store, talagang hindi nga siya nagde-day off. Tuloy-tuloy nga yun at magdadalawang buwan na din. Birthday kasi ng mama niya at nagsimba nga silang magkakasama. Ayaw din naman kasi niyang mag-day off kasi nga wala naman daw siyang gagawin. Yun nga, manang-mana talaga siya kay mama niya. Napakasipag nga at halos hindi rin nagpapahinga sa trabaho. So yun si Mary Jane nga yung kapatid ko, busy-busy din nga yan sa trabaho niya. Bibihira na nga lang nga din yung silang magkita kasi si Jinea kasama ko nga. Pagkatapos nga nilang magsimba, dito nga sila dumiretso para mananghalian. Pagpasok nga nila dito sa shop, biniro ko nga si Jinea na siya na nga yung mag-ihaw nung kakainin nga nila. Kasi nga wala pa akong kasama. Sabi nga niya sa akin, wag ko na daw muna nga siyang utusan kasi nga araw nga niya to. Habang nag-iihaw nga ako, nauna na nga yung snack nga nila. Kasi nilibre ko nga sila ng nachos. Dito na nga nila naisip nga mananghalian para nga kahit papano makasama namin siya sa celebration ng birthday nga niya. Then doon naman sa sukat, nagpaluto din nga siya ng merienda dun sa kapatid kong babae na bunso. Kasi alam nga niya na hindi na nga kami makakapunta ng sukat dahil nga busy rin kami dito sa store. Kaya dito na nga niya naisipan mananghalian para nga makasabay din kami. Ngayon niya lang alam na. Kasi gusto masyawang maray. Sarap din tanga. Ikaw ang makain. Ay, nasa natin just ko ka chicken poppers. Ito ba? Hindi siya tindera at poker for today's video. Siya isang mga ano. Customer. Alam ko yung mga isa dito may pagsama niya. Wait lang. Matagal nga muna silang nagtambay nga dito sa store. Kasi nga mainit pa nga sa labas, then balak din nga nilang mag-festival bago nga umuwi ng sukat. So yun nga, dahil nga wala si Jinea, si Geraldine at saka si Gerald nga yung magkasama ngayon dito sa kusina. Meron nga bumili ng takoyaki kaya tinuruan muna ni Geraldine si Gerald kung paano nga gumawa. Natatawa nga ako sa kanya habang tinitingnan ko nga siya gumawa nga ng takoyaki kasi parang nahihirapan nga siya. Sabi ko nga sa kanya, ako nga din nung sumubok nga ako, nahirapan nga ako. Sinabihan ko na nga lang nga siya na sa una nga lang nga yan kasi nga si Geraldine at saka si Jinea, sanay na nga silang gumawa kahit ilan pa nga lang yung bumili. Toy! Oo nga, sa mantika din tayo dyan makakamang. Sige naman, Ben. Kaya lang si Gerald ng paggawa ng tekuyake. At pinaka-tek-tek niya, pabilog mo muna dito. Tuturuan siya ni Gerald din. Silang dalawa nga, ngayon nga lang nga din silang nagkasabay na tumulong sa akin. Sabi nga ni Geraldine, mabilis din palang gumalaw si Gerald. Sabi ko nga sa kanya, oo, kasi nga expert nga yan gumawa nga ng burger. Saka nung time nga na nag-opening nga yung coffee bean nga dito, dalawa nga lang nga din kami ni Gerald. Sobrang dami nga ng customer nga nun at nakayanan nga naming dalawa. Kaya sabi ko nga sa kanya, subok na nga yan si Gerald pagdating nga sa galawan nga dito sa shop nga namin. Itong gabi nga, sobrang busy nga namin kasi nga family day na naman. Kapag Linggo talaga, ang dami nga naming customer, lalo nga sa gabi, sunod-sunod talaga yan. Yung regular customer ko nga na taga Kupang, nagpa-deliver nga siya ng takoyaki at saka nachos. Nakita niya kasi yung post nga namin sa page na nagtitinda na nga kami ng takoyaki. Mayroong order si Geraldine ng takoyaki, papunta to ng Kupang. So yun, shout out sa'yo, Ma'am Josie Lynn Valle Ipoy. Ang pinaka. Lagi to nagpa-deliver si Ma'am. Since day one, no? Oh, taga ano siya, taga Kupang. Ultim Lucas. Sili. Mabenta rin yung takoyaki namin. Kagabi nung nag-post pa lang kami, marami nang bumili. Taray. So yun na nga, hindi pa nga namin to na isusulat sa menu board nga namin pero marami na nga bumibili, lalo na nga yung mga nakapalaw dun sa page namin na NSP Biryani. So yun nga, gusto ko na rin magpasalamat sa lahat ng nakapalaw nga doon, kaya updated din kayo kung ano yung mga bago namin. Si Mayan nga, andyan nga siya sa kabilang shop at napadaan nga siya dito sa akin. Nakipagkwentuhan lang din nga siya sa akin saglit. Sabi nga niya sa akin, bumili nga raw sila ng biryani dun sa Cavite. Yun nga lang, hindi raw nila masyado nakain kasi nga sobrang anghang. Sabi ko nga sa kanya, authentic kasi yun, kaya maanghang talaga. Yung paninda ko kasi hindi ko talaga siya masyado tinatapangan kasi nga Pilipino lang din naman yung kakain. Nung bago pa lang kasi ako nagtitinda nito, masyado ngang matapang din. Maraming ang mga nagko-comment na manghanga siya kaya binawasan ko talaga yung spices na nilalagay. Depende ko na lang din talaga sa customer kung gusto nga nila ng mas matapang kasi nga meron ngang kumakain dito ng una din. Pagka pangalawang kain nila, pinapadagdagan nga nila ng spices para nga mas matapang. Love team of the year. Yan,
yun. Sila ang may-ari ng Real Spa. Kaya pumunta na kayo dito. Kakaratehin lang naman kayo nyo. Then yung dati kong ang kapitbahay nung nakatira pa nga kami sa Riles, kakapanood nga daw nga niya ng vlog ko. Nag-crave nga siya sa Graham Bar. Dumaan nga siya dito at yun lang din talaga yung binili nga niya. Ang tagal ko na rin nga silang hindi nga nakikita at sa Southville na nga sila nakatira ngayon. Doon din kasi nalipat yung mga nakatira nga sa Riles dati. Alas 11 naman ng gabi, nag-crave nga si Erica ng pancit canton. Kaya nagpabili nga siya dun sa stop niya at pinaluto nga niya. After nga nun, pinagsalaswaluhan na nga namin. Bakit kailan ka ba pumayat? Sabi naman niya masakit yun. Uy, ano ka dyan? Ano ka dyan? Ilan na may saan ako po? Pati natago yung ano? Kain pa! Midnight snack. Nag-craving ng pansit. Sa'yo mga alas 12 ng gabi, na-huge wave kami. Na-huge wave kami ng mga alas 12 na ng gabi. So yun nga, na-huge wave kami ng alas 12 ng gabi. Mag-aalas 12 na nga nung meron pa nga kaming mga pahabol na mga customer. Puro rice meal nga yung kinain nga nila. Biryani nga at saka mang inasal. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!